So ayan, good day, welcome back to our channel, and if you're new, please do like and subscribe, hit the notification bell para updated tayo every time na may bago tayong i-upload. So today, pag-usapan natin, ANC, nag-pump na naman, ano? And I was thinking to buy dito banda sa 2.5, pero since busy ako kahapon, so di ko siya nagawang bilhin, or yeah, di ko nabili. Actually, dito dapat nag-set na ako dito eh. Kaso di ko siya nabili kasi busy nga ako. So, kinancel ko muna yung purchase ko dito kasi di ko siya mamonitor. Kaya, dito na ako banda nakabili sa 2.6 banda. And, yan dito sa 2.6. At bininta ko siya dito banda sa 2.8 since ito yung posibleng pinaka-safe to take profit. So, hinayaan ko na siya. Ito dito bumili 26800, tapos bininta ko siya dito banda sa 28. So yan, nag profit na yung konti, though nag pump siya ng todo dito, binalik niya dito sa taas. Yan, hindi ko napansin eh kasi busy nga talaga ako, napaka busy ko kahapon, so hindi ko siya napansin dito. Kung na-monitor ko lang to, ina-adjust ko na sana yung stop loss nito or yung stop limit. Nag-stop limit sana ako dito banda sa positive na part. Kaso, wala eh. Hindi ko talaga na-monitor to kahapon eh. Though, profit naman tayo. Nag-profit tayo konti. Ito yung profit natin dito lang. So, konti lang pero still profit is the profit. Tapos bawi ulit tayo sa next na galaw ng chart. So, nag-isolate kasi siya. Ina-isolate ko yung ano, chinecheck ko yung isolation niya. So, dito sa isolation, dito ko yung, pinagtanto ko yung gitna. Dito yung gitna. Tapos ito yung isolation niya. That time ha, nung nagcha-charting ako. So, ito pa yung nakikita kong chart. So, hindi pa na-reveal itong chart na to. Hindi pa na, ano yan, andito pa lang tayo sa chart na to. Dito banda. So, ina-isolate ko yung chart. So, ina-isolate ko siya dito pababa. So, nakita ko yung trend na pababa. So, bumili ako dito sa bandang dito kasi akala ko mag-swing lang siya pero gumalaw siya dito banda, bumagsak. So, bumili ako dito banda sa dito. So, naipit ako dito then bumagsak pa siya. Actually, dito talaga gusto kong bumili kaso di ko na naantay kasi may gagawin nga ako eh. Though kampante akong magpapump siya dito banda sa 2.8. Hindi ko lang na-anticipate yung 2.9. Na iaangat pa niya hanggang 2.9. Kaya bumili na ako dito banda sa 2.680. Tapos inayaan ko na siyang mag-dip. Anyways, pag nag-pump, madadaan na naman tayo. Since yung isolation nga is dito yung gitna. Ito yung gitna. Ito yung isolation. Kulaya natin ng puti na lang siguro mas malino sa inyo. So, chinecheck ko yung isolation niya. At ayan. Tinignan ko yung saan yung gitna. Ito yung gitna. So, posibleng kung bibili man ako dito, posibleng tamaan yung gitna. So, safe to say na pwede ako magbenta dito pero mas pinili ko magbenta dito sa taas kasi medyo malaki yung mas malaki yung maipa-profit natin kung dito ako sa taas magbebenta. Though yung trip kong ibenta talaga dito sa 28514 pero mas marami kasi intersection sa resistance niya dito sa 28 and it's safe trade na yung for me. Konting profit lang. Basta wag lang mag-negative goods na ako doon. Anyways, moving forward, dito na tayo sa panibagong chart.
at i-predict ulit natin yung ano, movement nito. Not totally 100% yung prediction, pero hahanap lang ako ng saktong entry. So dito pababa kasi yung pababa yung market eh. Pababa yung market. So di ako bumili, nagantay ako ng kumalma yung ano, yung market. So pagdating dito nagsa sideways na siya. Kaya dito napabili. Napabili ako dito. Pagbili ko, bumagsak. So hinayaan ko na lang kasi kampante yung mag-aangat naman siya. So mala kung babagsak man dito yan, hindi na aangat, hindi na todo bababa yan. So yun, hanap tayo ng another entry. So antayin ko muna mag ano, sorry. Antayin ko muna mag kalma yung chart bago tayo maghanap ng panibagong entry. So isang trade lang tayo, hindi na ako mag-ano. Overtrade, nag-overtrade ako nakaraan eh. So wala akong magawa eh. Mas maganda mag-trade ng mahaba para mas madami experience. Ngayon medyo natututo na tayo. Actually, hindi naman tayo talaga pro sa pagtitrade. Inaaral ko pa yung harmonics na pagtitrade. Pero masyadong complex kasi aralin. Kaya medyo nagre-rely muna ako sa ano, sarili kong gut. Kasi so far, di pa naman pumapal niya so far. Tsaka kung sakaling maipit man, alam ko madadaanan tayo eh. Kasi dito, kampante ako na pag sakaling bumagsak man siya dito banda, hindi na tayo maipit sa, ano, sa taas. So, ayan na. Balik tayo dito. So, kampante naman tayo na hindi tayo totally maipit kasi kampante ako na pag bumagsak yan, hanggang dito lang yan. So, malabong mag todo bagsak pa siya dito. Do kung mag todo bagsak siya dito, nag stop loss naman ako or may stop limit naman ako. So di ako totally ma susunugan ng pera. So dito kung posibleng bumalik din dito yan, gaganyan din yan or kaya dito. So anyways, diyan lang yung ano, diyan lang yung posibleng angat niya. So, madadaanan pa rin tayo sa ano, sa paggalaw ng chart. So di tayo totally maiiwan. So, kampante tayo eh. Kampante ako dito banda eh. So yan, nag-trade na ako dun. So yan, hanggang dito lang. Peace and out. Like and subscribe. Chill.